Hello mga ka-wisdom! Welcome to Wisdom is Power Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, mag-comment at i-share ang video ito. I-click mo na rin ang notification bell to receive more wisdom videos na katulad nito. Salamat! Ngayon, pag-uusapan natin about determinants. So, determinants are the scalar quantities obtained by the sum of products of the elements of a square matrix based on a given rule. Determinants are useful method in solving systems of linear equations. So halimbawa, meron tayo ditong 2 by 2 matrix. So matrix A, mga element natin ay A, B, C, D. So para makuha natin yung determinants ng 2 by 2, ang gagawin lang natin, kunin natin yung diagonal pababa, no, ng AD, so that is pababa, from left corner papuntang right corner. Then, so the product minus yung product naman ng diagonal na pataas. That is minus CB. So, halimbawa, meron tayo ditong matrix A na may elements na 4, 8, and 3, 7. So, ang gagawin natin, yung diagonal pababa, multiply natin yung elements, that is 4, multiply by 7. Then, isusubtract naman natin yung diagonal natin pataas. That is 3 times 8. So, kukunin natin yung, isisimplify natin. That is 28 minus 24. And we will get the determinant of A, which is equals to 4. So, another example, kung meron tayong matrix B dito, may mga elements na 9, negative 3, 5, and negative 2. So, again, ang gagawin natin, mumultiply natin yung diagonal pababa, 9 times negative 2, at isusubtract naman natin yung diagonal na pataas, which is 5 times negative 3. So that is 9 multiplied by negative 2 is negative 18 minus 5 times negative 3 is negative 15. So this will become negative 18, negative negative is positive. Then we will write 15. So simplifying, the determinant B is equals to negative 3. So i-recall lang natin yung minor of a matrix. Actually, na-discuss na natin ito. Pero isinama ko pa rin sa baba yung link para kung nalimutan mo na ang pagkuha ng minor, ma-review mo yung ating tutorial about minor of a matrix or an element. So, minor of a matrix is the matrix obtained after deleting the row and column of the matrix in which a particular element lies. So, again, halimbawa, meron tayong hinahanap natin yung minor ng element B23. So, yung B23, alam natin, ito yung pwesto ng yung 8 natin. So, the minor 23 is equals to, ang matitira sa kanya yung 3, 2, and 2, 5. So, gagamitan natin ito ng determinant. So, yung arrow pababa o diagonal na pababa. So, that is 3 times 5. And minus 2 times 2, that is equals to 15 minus 4, that is equals to 11. So, yung minor nung element B23 is 11. So, another na kailangan nating ma-review is cofactor of a matrix. It is the product of negative 1 raised to I plus J and the minor of the element. So kung ilalagay natin sa equation, so Cij, so yung ij natin, yung subscript ng ating mga, ng ating element na kinuha. Okay? Then negative 1 raised to I plus J multiplied by the minor ng element. No? So this will be our general equation for the cofactor. So halimbawa, meron tayong matrix dito. No? Na A. So, kung kukunin natin yung cofactor ng element A23, so alam natin, yun, ito yung papatak sa A23, that is yung 8 natin, no? So, para makuha natin yung cofactor, kunin muna natin yung minor. So, yung minor, ang matitira sa atin, 3, 2, and 2, 5. So, kukunin natin yung value ng minor or M23. So, again, we will get 11. Then, pag nakuha mo na yung minor, then isasubstitute na natin doon sa ating equation ng cofactor.
So negative 1 raised to subscript ng ating element, that is 2, 3, multiply by the minor ng ating element. So that is equals to negative 1 multiply by 11, this is minor. Then the cofactor of the element A, 23, is equals to negative 11. So ang purpose natin dito, kung paano natin makuha ang determinant ng isang matrix. So, ang isang method, so dalawang method ang pag-uusapan natin ngayon. Ang unahin natin yung Laplace expansion or yung tinatawag nating cofactor expansion. Hindi Laplace expansion, ano? Ang una natin gagawin, we pick any row or column in the matrix. So, kahit mapa row or column ang gusto mong piliin, okay lang yon. Then, we multiply every element in that row or column by its cofactor and get the sum. So yung element multiply by the cofactor. So let's have a sample problem. So find the determinant of matrix A. So yung matrix A natin, that is yung element, we have 3, 2, negative 1, 4, negative 7, 8, 2, 5, 1. So ang una daw natin gagawin pagdating dito sa Laplace expansion, pipili daw tayo ng row or column na gusto natin, no? Halimbawa, ang napili natin ay first row. So ibig sabihin ito 'yon, ano? First row natin, ang elements natin are 3, 2 and negative 1. So para makuha natin yung determinant A, mu-multiply daw natin yung every element in that row. So mag-i-start tayo sa 3. Then i-multiply natin 'yun ng cofactor. And pag magpapalit ulit lang hanggang makuha natin yung lahat ng element doon sa ating napili na row. So halimbawa, kukunin natin yung cofactor or the minor ng ating 3. Ano? So that is 3 multiplied by the cofactor. So that is 3 minus 7 multiplied by 1. So this is negative 7. Ito yung ating diagonal pababa. Minus yung diagonal pataas, that is 5 times 8. Then, susundin nating sign ngayon para dun sa second element natin, itong nasa sign chart natin, which is galing na ito dun sa ating minor of a matrix. No? So, again, nasa babae lang yung link para ma-review mo kung paano tayo nag-arrive sa mga ganitong sign convention. No? Then, susunod natin yung second element, which is 2. Then, kukross out natin, matitira sa ating element yung 4, 8, and 2, 1. So, mag-multiply ulit tayo ng element, then the cofactor, that is minus 2, because ang sign natin dito sa sign chart is negative, yung pangalawang element. So, minus 2, multiply by 4, times 1, yung diagonal natin pababa, minus natin yung diagonal pataas, which is 2 times 8. No? So next is yung third element na negative 1. So that is a plus, dahil plus tayo rito. Negative 1 multiply ng ating cofactor, that is 4 multiply by 5, minus yung diagonal pataas, 2 times negative 7. Then simplifying, that is 3, negative 1 times 1, negative 7 times 1 is negative 7. Tapos, then 5 times 8 is negative 40. Then negative 2, this is 4 times 1 is 4. 2 times 8 is 16, so minus 16. Then negative 1 multiply by 4 times 5 is 20, minus 2. Multiply by negative 7, so this will become positive 14. So then simplifying, this will become negative 141. So that is negative 47 times 3 is negative 141. This is 4 minus 16 is negative 12 times negative 2, that is positive 24. And this is negative 1 multiplied by negative 34, that is negative 34. And to simplify, we will get the determinant of A is equals to negative 151. So, pinili natin ay first row at nakakuha tayo ng determinant na negative 151.
Okay. Ngayon, we will use the same problem, but this time we're going to select yung column naman, ano? Kasi sabi kanina, pumili daw tayo eh kung alin ang gusto natin. So inuna natin yung row. Ngayon, subukan naman natin yung column kung mag-arrive tayo sa the same answer kung column naman yung pipiliin natin. So kunin natin yung second column, halimbawa, no? So ang elements natin diyan 2, negative 7 at 5. So kung 'yon yung second column na pili natin, susundin uli natin itong sign chart natin sa second column, which is negative, then positive, then negative. So again, mag-i-start uli tayo ng determinant A. So kukunin natin yung ating, ku-cross out natin, kukunin natin yung element sa second column, which is 2. That is 2, multiply the cofactor, that is 4 times 1, yung diagonal pababa, minus yung diagonal pataas. Then, punta tayo sa second element, which is negative 7, multiply by the cofactors, that is 3 times 1, minus 2, multiply by negative 1. Then, punta tayo sa third element, that is 5, times yung cofactor, that is 3 times 8, minus 4 times negative 1. So, minus tayo rito kasi minus ang ating sign doon sa sign chart natin. Then, simplifying, this will become 4 minus 16 multiplied by negative 2. This is negative 7 multiplied by 3 plus 2 minus 5 times 24. This will become positive 4. Then, simplifying again, this will become 24 minus 35 minus 140, and we will get the same answer of negative 151 katulad nung pagkuha natin sa first row. So whether kumuha ka sa row or column, it doesn't matter, ano, kung saan mo gusto. Okay? So yun yung ating Laplace expansion. Now, another rule or another method para makuha natin yung ating determinants is what we call the rule of Sarrus, no? Or rule of Sarrus. So, ito naman yung mga rules niya, no? So, write all the elements inside the vertical bar, write out the first two columns of the matrix next to the right of the third column. Then get the sum products of the diagonals again going from top to bottom. Then step number 4, subtract the sum of products of the diagonals going from bottom to top. So halimbawa, meron tayong matrix A. So yung matrix A natin, kukunin daw muna natin yung gagayahin lang natin, ano? Isusulat lang natin yung mga elements natin inside the vertical bar. Then kukopyahin natin yung first two columns at ilalagay natin doon sa kalapit ng third column. So magiging na silang 5 columns, no? Then kukunin daw natin yung sum of products of the diagonals going from top to bottom. So lahat 'yon, ano? So lahat ng diagonals natin from top to bottom. So makakatatlo tayong diagonals from top to bottom. Then yun namang the same group, isusubtract naman natin yung lahat ng diagonals galing sa baba papuntang taas. So that will become 831, 822 times 813. So this is multiplication, no? Then, i-add lang natin, kukunin lang natin yung mga sum of products. Then, isi-simplify natin, makukuha na natin yung determinant ng ating matrix. Okay. So using rule of Sarrus, so ito rin yung problem natin kanina, kung mapapansin nyo, na ginamitan natin ng Laplace expansion. Ngayon, gagamitin natin yung the same problem ng rule of Sarrus, no? So again, so para makuha yon, ilalagay natin itong lahat ng elements dun sa two vertical bars, ano? Itong mga elements na to. So yung tatlong column, then kukopyahin mo lang yung dalawang naunang column. Didikit lang natin dun sa pangatlo, no? So that is 3, 2, 4, negative 7, at 2, 5. Itong yung first
two columns, ididikit lang natin doon sa third column. Then, i-close natin ang vertical bars. So, meron na tayong limang columns. Ngayon, ano? Then, yung mga minus naman natin, kukupyahin lang natin yung lahat ng elements at isusubtract natin dun sa ating first five columns na matrix, no? Then, mag-i-start na tayo yung munang sum of products nung diagonals from top to bottom. So, gawin natin kulay red siya, no? So, that is 3 negative multiply by negative 7 times 1, no? Then, i-add natin because this is sum of products. Plus yung 2 times 8 times 2. Plus natin yung negative 1 times 4 times 5. Then, isusubtract naman natin yung diagonals from bottom to top. So, that is 2 times negative 7 times negative 1. Then, plus 5 times 8 times 3 times 1 times plus times 1 times 4 times 2, no? So simplifying these values, so that will become negative 21 plus 32 plus negative 20. Then yung mga blue naman, negative 14 plus 120 plus 8. So again, simplifying yung mga pula, negative 9. Then simplifying yung mga lahat ng blue ay negative 142. And we will get negative 151 for the determinant ng ating matrix A. So ito rin yung value na nakuha natin, ano? Kanina, nung ginamitan natin ng cofactor expansion. Okay? So, ang most common na tawag natin dito sa rule of series is basket method, no? Kasi para daw siyang basket, no? So, once na nakinig niyo yung basket method, yun yung rule of series. Okay, so gamitan uli natin ng rule of series. So this is our second problem using rule of series, no? So again, yung determinant natin, kukunin natin lahat ng element, then kukunin natin yung kukopyahin natin yung first two columns. Kukopyahin lang natin para magi siyang five column matrix, no? Then itong buong ito, isusubtract mo lang, no? Then ang proseso, sum of products ng mga diagonals from top to bottom. So determinant A is 2 times 8 times negative 5. Then ipa-plus natin yung 7 times 9 times negative 1. Plus uli yung 6 times 11 times 4. Then yun namang diagonals from bottom to top. So that will be negative 1 times 8 times 6. Susubtract natin yun, ano? Then, pa-plus naman uli natin yung ating yung diagonals uli. 4, 9, 2. That is the sum of products. So plus 4 times 9 times 2. Plus uli natin yung negative 5 times 11 times 7. So simplifying, we will get para sa mga red ay 121 minus doon sa lahat ng mga blue ay negative 361. So we will get 482 for this matrix A. You know, the determinant of matrix A is equals to 482. Now, so yung previous problem, gamitan naman natin ng Laplace expansion. No? So ito yung ginamitan natin previously ng basket method. Ngayon, subukan natin gamitan ng cofactor. So, una nating choice kung gagamitin natin row or column. So, gamitan na natin ng row, no? Halimbawa, select tayo ng row, yung first row, no? So, that is 276, no? So, the elements are 276. Then, susundin natin yung ating sign chart o sign convention. So, the determinant of A will be equals to yung mga element ng 2, nung ating first row, I mean, which is 2, multiply nung ating cofactor, that is 8 multiplied by negative 5, diagonal downward, minus diagonal upward, no? That is 4 times 9. So, tuloy-tuloy lang yan. Second element, which is 7, we will subtract, no? Because
minus yung ating pangalawang element dito sa sign chart natin. So that is diagonal downward, 11, multiplied by negative 5, minus diagonal upward, negative 1 times 9. Then punta tayo sa third element, which is 6, multiplied by the cofactors, which is 11 times 4, minus negative 1 times 8. So simplifying these numbers, we will get 2 multiplied by negative minus 40, minus 36, minus 7, multiplied by negative 55 plus 9, plus 6, multiplied by 44 plus 8. Then the determinants of A, simplifying, is negative 152 plus 322 plus 312. And we will get the value of determinant A, which is equals to 482. So same lang, ano? So marami pang methods, no? Pero most commonly, ito yung ginagamit natin para makuha yung determinant ng ating matrix. So gumamit tayo ng unang method, the Laplace expansion or what we call the cofactor expansion. Then gumamit tayo ng basket method. So that's all mga ka-wisdom. Again, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, mag-comment, at i-share ang video nito. I-click mo na rin ang notification bell to receive more wisdom videos na katulad nito. Thank you at kita-kits sa next wisdom video.